chart ng Bitcoin po ito. Daily time frame, unahin natin. No? So sabi natin, looks like the bulls are struggling. For me, yan ang nakikita ko. Short term lang naman to. Ito lang yung nakikita nating downtrend. Eh. Ito lang naman. No? Maigsi lang to. Hindi pa yan mahaba-haba. No? Pero makikita nyo po, using our practical charting tools, yan pong yellow and red line, makikita natin na for the past 6 days, we are trading and closing. No? We are closing below the yellow, yung EMA30 natin. So nag-struggle na tayong mag-close above that yellow line. The moment na mag-cross itong yellow line natin, doon sa red, bababa, we can expect that the price may still dip. Okay, again, dip, no? Okay, pwede tayo mag-dip hanggang saan? Ito po ang tinitignan ko, yung gitna nito. Nakikita nyo po itong consolidation na to ng ilang araw, no? So, kinuha natin yung gitna niyan and yung top nito, most likely nasa 21,700 area. Yung dip na yan, baka dyan natin makitang bumomba o bumanat yung mga bulls. Baka dito nakaabang yung mga bulls, eh. Kumbaga ngayon, sige, hiyaan mo lang muna yan. Hiyaan lang muna natin yan. Okay, so, baka nakaabang pa yan sa medyo mailalim-alalim. So, we're watching at this level, 21.7 on a daily time frame, ha? Sa daily time frame po ito, no, mga titos at titas, hanggat hindi natin nakikita na nagmagko-close ang candle natin, daily candle natin above EMA13, yung yellow line. We'll continue to see the struggle. The struggle is real. Okay? Diba? So, yan ang tinitignan natin. Wednesday pa lang naman tayo ngayon. Sinilipin natin ang ating oscillators natin, stocks natin sa one day. Medyo nasa baba na to, no? Pero nakatungo pa kasi pababa. Okay, nakatungo pa rin siya pababa. So, nung nasa level na to, ito po, yan, no? Ito yan. Ito tayo. Probably, baka nandito tayo sa level na to, eh. So, pwede pa tayong, baka gumanito pa tayo ng konti. Let's see, ha? Or pwedeng lubog ng konti tapos mag-consolidate ito bago tayo umakyat. Okay? So, yung dip na yon, yun na kaya yung salukan portion? Kasi kung one daily chart yan, long term tinitignan mo, kaya nga sabi natin, kukonti pa lang, maigsi pa lang itong downtrend na to, ha? Okay. So, yan na kaya yung salukan na dip na inaabangan natin. So, Let's see kung mangyayari yan this week. Okay, so we're looking at that level again until ma-break natin yung EMA13 sa daily time frame. Okay, so syempre po, nag-iiba yan. Okay, kapag ka po kayo ay lumilipat ng time frame. So pwedeng iba pababa, iba pataas sa lower time frame or sa higher time frame. Ha? O yan po, para malinaw tayo.